Ayun, shout out sa Sure Homes Realty at sa mga naghahanap ng bahay dyan. Ayun po. Ito po, currently din dyan. Magandang buhay mga Repa Pips dyan. So nagbabalik tayo ngayon para sa panibagong YouTube video. Siyempre, dito yan sa Taurus Bike Shop. So kung nakikita nyo, nasa harapan natin itong Pinewood Stripe Trail 2. So kung napanood nyo yung bike check natin ng Pinewood Dynamite Trail, yan, so ito yung kapatid ni Dynamite Trail. Biglang ganun, ano? Pero bago natin simulan ng bike check video, guys, huwag kalimutan pindutin ng subscribe button. Siyempre, para updated kayo sa mga panibagong video natin, gumagawa ako ng bike check videos, bike repair tips, unboxing, at paminsan-minsan gumagawa din tayo ng bike ride at mga gala-gala. Ayan, so wala lang intro-intro, guys. Simulan natin ang bike check video nitong Pinewood Stripe Trail 2. Ayan mga Repa Pips, simulan natin ang bike check ng ating Pinewood Stripe Trail 2. Kapatid yan ni Dynamite Trail. So simulan natin sa timbang. Baka makakalimutan ko na naman. So tumitimbang itong bike na to, guys, ng 13.9 kg. Ayan, medyo magaang ng konti. Konti lang naman, pero average para sa akin is yung 14 kg. Ayan, at syempre dito sa frame niya, ang pintura niya ay glossy black na may glossy gray. So, dito sa may bandang upper part, ayan nakikita natin, glossy gray. Then, pagdating dito sa lower part, glossy black. Tapos, itong nakikita natin na Pinewood, guys, para siyang itsurang sticker, decals. Ayan, silver na silver. Kumikinang-kinang. Ayan, pag kinapa mo, makapal talaga siya. Ayan. Tapos, yung shape niya, guys, para siyang maliit na palo-palo kasi pagdating dito ang lapad nyo. Tapos pabalik, ano na dito? Malapad dito na makitid. Dito naman, malapad dito makitid. Parang nagpalit siya. Ayan, ganun o. Parang nag-twist na ganun. Ayan. Siyempre, yung Stripe Trail 2 niya, naka-water decals. Itong Pinewood, naka-water decals din. Napansin ko dito, dito lang ako nakakita ng top tube na makitid dito, then makitid din dito. Halos same size siya dito. Ang cute niya, oh. Ang cute tingnan. Pero dito ang lapad niya. Ayan, pa-bend. Siyempre, smooth welding yan, guys. Ang kines, oh. Ayan, made from aluminum 6061 nga pala ang ating frame. At itong top tube niya, guys, ay tapered na may logo ng Pinewood na water decals. At ito, guys, ay tapered na. Ayan. 110 mm ang haba ng kanyang head tube. Dito naman, guys, meron din tayo dito maliit na bukol para may sis. Ayan, pero support yan dito sa seat tube niya. Smooth welding din yan. Ayan, kung makakita nyo. Ang seat tube natin ay 17 inches ang haba. So, ang frame na to ay para sa matatangkad. Ayan, 17 inches, eh, oh. Kita nyo, oh. Medium. Medyo may katangkaran ang gagamit nito. At ito yung nakita ko na mountain bike na dalawa yung lalagyanan ng water bottle cage. Isa rito, tapos isa rito. Ngayon, guys, itong tatlo na to, hindi ko pa nako-confirm, pero palagay ko para sa akin, pwede mo kaya adjust yung water cage mo. Pwedeng dito, pwedeng dito. Kung dito mo ilalagay yung water cage mo, malamang yung maliit lang na water bottle na may lalagay mo. Pero kung ibababa mo dito yung paglalagay ng cage mo, malamang yung malaki yung may lalagay mo. Kasi kung dito mo ilalagay yung cage at malaki ilalagay mo, tatama dito. Papalagay ko lang yun, guys. Inisip ko lang yun. Wala kang makikita ang kable rito. Nandito yan sa kabila, isa lang. Nag-iisa. One and only. Sabi nga nila, stick to one yan. At syempre, naka-external cabling ang ating hydraulic brakes. So palagay ko, hindi mo pwedeng lagyan ng FD. Yan, i-confirm natin, tingnan natin. Oh, wala nga. Hindi mo malalagyan ng FD to, guys. Habang buhay na tong single. Yan. So, single nga, you know? Hindi yan ready to mingle, ha? At dito dumaan yung kable ng RD. Dito may butas. Yan. So kung gusto mo itong lagyan ng FD, sorry, guys. Hindi mangyayari yon. Wala kasi yung stopper ng FD. Pero kung sa tingin niyo meron pa kayong paraan, guys, pa-comment na lang, ha? Para kahit papano makatulong sa akin at makatulong sa ating subscribers. Pero para sa akin, guys,
Pagkakaalam ko, hindi mo ito malalagyan ng FD. Ayan, o. At dito sa chainstay niya, guys, ang lapad nito. Tapos may kanal. Then, pakitid. Na may lagay na, may nakalagay na, ano ba ito? Stirive? Or strive? Palagay ko, guys, stirive pala. Stirive. Mali yung basa natin. Akala ko, strive. Stirive pala. Ayan. Na meron dito ng ano, film. Protector. Ano, parang cellphone lang, ano, film protector. Eh, pero bili na rin kayo nung, ano, nung chain protector. Mura lang naman yan, nasa 50 pesos lang, kesa magasgasan tong chain stay nyo. Then, bukang-buka to, ayan. So, pag ganitong bukang-buka, sigurado ako, ang caliper nasa loob. Ayun, o. Oh. Diba? Basta ganito kabuka. Pero kapag masikip yan, nasa labas ang caliper. Ayun, no? At ang ating dropout na papalitan niya, medyo malaki. Pagdating dito sa seat stay, may nakalagay na triple butted 60-61 frame. So matibay ito, triple eh. Sumunod kasi niyan is quadruplet or quadruple. Yan, no? So tingnan natin. Yeah, may space pa rito. May space pa rito. So kung tatanong mo kung pwede pang maglagay dito, 29er tomb bike natin, guys. So wala naman siguro 20 or 30 na gulong. So hanggang dito na lang yan, malaki-laki. So wala pa rin yung bridge. Again, guys, matibay yan kahit walang bridge. Pero dito, mayroong maliit. Ayan, pwede ka maglagay ng tapalodo rito. Yan lang, ang liit niya. Ayan, at punta tayo dito ngayon sa kanyang suspension fork. Ang suspension fork niya ay naka-air fork na siya. Ang ganda, oh. May manual lockout, close, open. Pero fine-tuning yan. Pwedeng half, pwedeng one fork, pwedeng 1/8. Nasa sa'yo yun. Ayan, syempre dito yung lalagyanan natin ng hangin. Yan, dyan bobombahan. At by the way, guys, yung airport, nakadepende yan sa timbang ng sasakay. So, i-check nyo kaagad yan. Check nyo kung tugma ba sa inyo. May mga chart naman yan, guys, eh. Ayan, kagaya nyan. Oh, yung weight is, halimbawa, 140 pounds. Ang PSI mo dapat ay 50 to 70 PSI. Yan. At syempre, itong airport na to, guys, I use only for cross-country, all-mountain. Do not use for dirt jump, downhill and remodel. Ayan, so basahin nyo muna yan. Ayan, ang air fork natin ay gawa ni Uding. Ibang klase talaga gumawa si Uding. Ayan, ang ganda ng tingnan. Sticker lang tong Uding na to, guys. Ang ganda, na ano to, matte black. Ayan, lower ay alloy. Ang crown ay alloy. Ang arc niya is alloy. Kung hindi ako nagkakamali, 32 mm itong taba na ng stanchion. Mataba na siya, guys, para sa akin. Yan. Well, sinukat ko itong travel mula dito hanggang doon, 110 mm. May rubber siya na indicator ng sag ng yung suspension fork. Yan, ganda, promise. Oh, panalo. Ang ganda nito. Yan, ang hubs natin, quick release. Yan, basta merong ano rito, guys, merong hiwa or merong cut. Quick release yun. Ayan. Hubs natin, Novatec. Mahaba yung model, guys. D761 SBT. Made of alloy yan. Seal bearing, Lodi. Yung cover ng seal bearing niya, alloy. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. Ang ating hubs na gawa ng Novatec. Baka lang ating spokes. The alloy, double wall. Na 6061. Ayan. Na mayroong sticker na pine wood. Ito, guys, medyo mahalikabok lang kasi nasa gilid tayo ng kalsada. Ayan, parang mga nagkakarerahan yung tricycle, no? Ang gulong natin, Continental Race King. Malupit to. Naka-continental. O, di ba? Ang size niya, 29 by 2.20. So, kakaiba yung itsura ng gulong ng Continental. Meron siyang ganito. Yung parang, hindi ko alam yung shape na to. Ayan, basta ganyan. Ayan ko lang nakikita nyo. Yung mga nakikita ng Continental, may ganito talaga. Ayan. Tapos, yung tusok-tusok niya sa gulong, medyo maliliit lang. Ayan. Parang old pang all terrain na to. Ayan. At syempre sa kabila, ganun pa rin. Naka-Novatec alloy Lodi na hubs. Seal bearing Lodi. Quick release Lodi. 32 holes. Baka lang ating spokes. Double wall alloy na rim na may sticker na pine wood. Ayan. Nakakalimutan natin. At ang gulong natin ay Race King na gawa ng Continental. Medyo big atin itong mountain bike dahil dun sa ating
gulong. Bibihira ako nakakakita ng bike na Continental lang gulong niya. 29 by 2.2. Yeah, medyo malapad. So laban na to, guys, sa mga lupa-lupa, mga putik-putik. Yan. Pakinggan natin yung tunog ng hubs niya. Tahimik, guys. Yan. Nakaka-relax yung tunog niya. Yan. Siyempre, ang tatak ng ating cogs ay Sunshine SZ. Sunshine after the rain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 speed. Yan, laban to, guys. 11,250. Yan. Laban na laban to sa ahon. Ang ganda, guys. Tapos yung star niya, parang red sa likod dito. Yung parang starfish, ano? Yung star sa likod, kulay red. Yung ano niya, RD niya. Ito, panalo, guys. RD niya may clutch. Siyempre, gawa yan ng Shimano Diore. Ayan. So, para sa mga bago sa aking video, yung clutch, yan yung hindi siya mag-i-slap. Ayan, kita nyo. Hindi siya nagbe-bend. Pag tinanggal ko yan, magbe-bend na yan. Ayan. So, yun yung Silvino clutch. Dati hindi ko rin alam yan eh. Tinuro lang sa atin. Ayan. Sabi nga nila, share lang yan. O, di ba? Tapos, ang pulley natin, oversize. Same size siya. Yung guide sa tension pulley, same size. Malaki siya parehas. Alloy na to, Lodi. Alloy, Lodi. Ang ganda, oh. Oh, di ba? At ang ating kadena, YBN, na silver lahat to. Kaya medyo makatas pa nga, oh. Oh, katas-katas. Bagong-bago. At ang ating crankset, MPL. May nag-comment dati na subscribers, guys. Ano, no? Mobile Legends, professional. Mobile professional legend. Pro wheel 170mm made of alloy yan. Removable chainring, apat ang tornilyo. Bakal ang chainring natin, 34 teeth narrow wide. Ayan, oh. Pro wheel din yung hollow tech niya. Yung BB niya. Ayan, puti pa yung bike, may BB. Tingnan natin kung may tagusan. Wala, guys. Ano lang to, pasok ka lang ng pasok, di ka makakalabas sa kabila. May cover, ano. At ito yung kanyang seat clamp. Made of alloy yan, seat clamp natin. Seat post natin, made of alloy din, pine wood, 31.6, 350mm ang aba. Tapos ang pedal natin, made of alloy pa rin, ball bearing type. Yan, madaling mag-maintain yan. Yung upuan natin, shorty. Yan, meron na naman, meron tayong bagong gagamitin word, shorty. Maliit lang eh. Tapos ang hawa ng hiwa, ayun, bukang-buka yung hiwa, mukhang marami na itong karanasan. Dyan dadalo yung ihi mo. Saka singawan na auto. Pero pwede rin dito kasi may hiwa. So ang ganda nung shape ng upo natin, oh. Kakaiba talaga. Ayan. Na may tatak na pine wood. Hindi ko masabi yung shape ng upo natin eh. Oh. Ang cute talaga. Ayan. Sa handlebar natin, low rise. Made of alloy. Tatak niya ay pine wood. 720mm ang haba. Tingnan natin kung may box sweep. Ayan, meron. May konting box sweep siya. Konti lang naman. Yan, naka-low rise. Ang stem natin, pine wood pa rin. Yan yung kamao stem na negative lang. Hindi mo pwedeng gawing positive kasi ang sagwa ng tingnan. So, nasa 80mm ito. Yan. Tapos, made of alloy. Ang spacer natin ay dalawa. Isang 10mm, isang 5mm. Parehas na alloy. Ang dust cap natin ay flat na mayroong tatak na neko. Top cap natin, alloy din na neko. Ayan. Dito tayo ngayon sa hydraulic brakes niya. Yun, panalo. Naka Shimano MT200 tayo. Ayan. Na lever. Ganun din sa kabila. Wala kang makikita dito kasi naka 1x lang tayo. Ayan. At yung grip natin, para siyang ano, octopus. May bilog-bilog, oh. Ayan. Ang lock natin sa agmit. So, ito yung madali nang tanggalin na grip kasi dilak na lang siya. Yan, wala siyang end cap. Naka, ano siya, cover na cover talaga siya. Yan. Siyempre, ang RD natin, ito, titingnan natin. Push. Pull. Push. Yeah, pull push siya. Ayan. So, hindi kagaya ng ibang RD na pull. Ayan, no? Pull. Ayan. Ito, pull push. So, ang ganda nito. Diore 12 speed. Tapos meron siya ritong line, pero walang number. Ayan. Tansyahan na lang to, guys. Kakabisaduhin mo lang yan. Ayan. So, siyempre, dito tayo sa kabila. Ito ang kanyang caliper.
So yung caliper niya, syempre gawa pa rin ng MT200, Shimano MT200 diyan. Naka-post mount kasi alloy ang ating lower. At ang ating rotor ay Shimano rin. Made in Malaysia, 160 mm. Panalo. Ang ganda nito. Palagay ko sa kabila ganun pa rin. Yan. Shimano MT200 na caliper, 160 mm na rotor made by Shimano. Yan, may sticker na orange 'yo. So kadalasan dito ako nagano. Pero may nakatatak naman dito na Shimano eh. Yan. Tingnan natin. Medyo masikip. Medyo masikip itong tornilyuhan ng caliper. Mahirap, medyo may kahirapan ng konti. Pero okay lang yan, napipihit naman yan. Mahirap lang ng konti. Yan. Dito sa kabila, nandito yung shuriken na pampahigpit ng crank arm. So again, 170 mm na crank arm made of alloy. So palagay ko guys, wala na ako nakalimutan. So liyapan ulit natin tong Pinewood Steel Ride Trail 2. So nagkamali tayo ng pronunciation dyan kanina. So panalo to guys, thumbs up. So paano mga Repa Pips? Ito na yung ating bike check ng ating Pinewood Steeribe Trail 2 guys. Steeribe ha, hindi siya Steeribe. So nagkamali tayo ng basa kanina. Ayan. So nagkakalaga to ng 21,500 pesos dito yan sa Taurus Bike Shop. So ilalagay ko sa description guys yung kanilang contact number, Facebook link at Google Maps sa mga gustong mag-avail netong mountain bike na to. So tamang-tama to sa mga magre-regalo ng bike kasi wala ka nang papalitan dito. Huwag ka lang magkakasakit ng upgraditis. Pero para sa akin, good na good to guys. Matagal-tagal, hindi ka magpapalit kasi ang ganda ng pyesa nito. At the same time, tumatanggap nga pala sila dito ng home credit para sa mga gustong kumuha ng hulugan at papasahin nyo to. Yan. Diba? Punta ka agad kayo rito. O baka maubusan kayo. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. Road to 8,000 na tayo. Maraming salamat sa mga sumusuporta at sa mga susuporta pa sa inyo. Ayan. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa susunod na bike check video. Bye-bye!